Again, antayin natin ang official announcement because mahirap unahan ang ating mga officials. And I'm quite sure ang pinipili nila, hindi lang kung sino yung sikat, kung sino yung magtatrabaho ng tuturo. So, with that, ang criteria nila, tinitingnan nila, marami naman nag-apply to tuturo. But let's wait, I think it's on Monday, if I'm not mistaken, where dun sila mag-a-announce. No? So, ano ang kalagayan ko? I'm confident na masasama tayo, but the final say really is when they release the list. Nag-usap na po kayo ni Secretary? Maraming beses kami nag-usap. Ang pinag-usapan namin, halo-halo lang. Hindi lang kampanya. Yung inclusion niyo sa Senate? Yung inclusion sa Senate is napag-usapan ng konti in passing. At sinasabi niya, maghanda na daw ako. Sabi ko, saan? Sabi niya, alam mo na. Okay, so far, ganun ang usapan namin. Sir, our survey numbers aren't that high compared to, let's say, the four who were nominated today. How do we plan to increase those The four that were nominated has been their institution. Okay. Ang masasabi ko lang, yung ibang mga senador noon, di ko na lang anulanan, number 29, they ended up number 1. So, para sa akin is, upon filing, I think everything is level playing field at depende na kung anong galaw mo from them. Kung survey naman ang pag-uusapan natin, tinanong ko rin si Secretary Mar, no? Kung survey lang ang titingnan natin sa kukunin natin na kandidato, etanggalin mo na lahat ng nasa baba, kunin mo na yung top 12. But that's not how you choose. You choose the right candidates. So sabi niya, ang saktong tao ang pipiliin natin at sisiguraduhin natin na mailagay sa pwesto.